Noong April 21 nga ay naglabas ng panibagong update si Munton, kung saan isa nga rito ay ang kanyang solusyon sa lumalaganap na pag-abuso ng mga nasa lower rank, kung saan ating inalam sa top 1 squad kung may malaki nga bang pagbabago ang ginawa ni Munton na update sa kanila. Kung saan atin ngang kinausap ulit ang mga membro ng top 1 squad at bukod pa dyan, may isang tao ang nangingibabaw ngayon sa top 1 PH Granger na sadyang mapapanganga ka. Pero teka, baka ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para naman lagi kang updated. Kaya, ohoy! Ito nga pala si Inspi, ang taong hindi lang bubusugin ng kaalaman ng iyong pag-iisip, kundi palalakasin rin ang iyong tiwala na pagtagumpayan, ang iyong mga pangarap. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa, ito ang kwento tungkol sa bagong update ni Munton. Tara! Aking sinili pang top 10 Granger ng Pinas, kung saan napansin kong hindi na si Gabo ang nakapwesto sa top 1 slot. Dahil nauuna na dito ay itong si Kylene, sinundan ni Iyakno na membro ng Onyx PH, at pangatlo na lamang itong si Gabo. Dahil nga sa kadahilan ng si Gabo ay naban ni Munton dahil sa paggamit ng IMLS at Parallel Space, kung saan ang kanyang pagbabalik ay sa May 9 pa. At sa tingin ko, mawawala siya sa top 10 PH bago sumapit ang May 9 na kanyang pagbabalik. Buong akala ko, itong si Kylene ay isang pro player na nagpalit lamang ng IGN. Pero nang aking buksan ang kanyang account, isa rin pala siyang Grandmaster. Ano na, Munton? Akala ko ba may panibagong update na nagmula sa'yo? Eh kung ganon, bakit hirap na hirap pa rin itong si Iyakno na sumabay dito sa Grandmaster na si Kylene? Yan ang ating nilinawin, mga kabatang. Pero gusto ko munang bigyan ng isang shoutout ang dating top 1 PH Granger na si Gabo, dahil siya ang nagbigay ng mga impormasyon na aking ibabahagi sa araw na ito. Kaya mabalik tayo dito kay Kylene, na ngayon nga ay ating top 1 PH Granger dahil aking sinubukan na buksan niyang account. At siya ay membro ng squad na One Team, One Goal o OTOG, at nilinaw ng top 1 squad na hindi nila kilala ang squad na ito. At katulad ng ginagawa ng top 1 squad noon ay nagpaparockdown din itong sina Kylene gamit ang ibang mga hero na hindi nila masyadong ginagamit o yung wala silang pakialam sa hero power. At syempre, 5 man silang nagpaparockdown para walang ibang madamay na tao kapag nag-throw sila ng kanilang game. At kapag umabot na sila sa Grandmaster 1, 0 star, ay dito na nila gagamitin ang mga hero na pinapataas nila ang hero power. Ayon sa update ni Munton, ang match na may pinakamabilis na natatapos ay hindi magdadagdag ng hero power sa iyong hero. Ibig sabihin nito, ang kanyang update ay para doon sa mga nag-MMR boost na 10 man o yung gumagamit ng VPN para makapunta sa ibang server. Kaya hindi na pwede yung 10 man para makapag-boost ng inyong mga hero power, pero pasok pa din ang mga Grandmaster dahil pwede pa rin silang mag-grind sa GM rank. Kasunod, na-update ni Munton ay paglalagay ng bonus kung saan kapag ikaw ay may mataas na rank ay siya rin pagtaas ng hero power na madadagdag sa iyo. Pero walang pakialam ang mga nag-grind sa GM rank dahil simula noon pa man ay plus 1 na talaga ang nasa GM tier. Kahit nagkaroon ng update ay wala namang pagbabago sa kanila, kaya patuloy pa rin silang nag-grind sa mababang rank. At ang huling update ni Munton ay kapag na-detect niya na 10 magkakalaban ay paulit-ulit lamang na sila-sila rin ang nagkakaharap ay posibleng malock ang kanilang mga account at hindi na makaka-receive ng kahit anong hero power, kung saan ligtas na naman ang mga nasa GM tier. Dahil wala ni anumang update ang ginawa ni Munton para sila ay tumigil sa ganitong gawain.
Kaya sa ating nakikita sa account nitong si Kylene ay mayroon lang naman siyang 1,152 matches na may 100% win rate. Oo kabatang, ibig sabihin nito wala siyang katalo-talo sa paglalaro, ngunit ang ibang hero na meron siya ay puro lagapak ang mga win rate dahil ito ang kanyang ipinipik kapag magpaparank down na sila. Kasunod nito, ang top 1 squad naman na nooy nagagrind sa Grandmaster ay lumipat na ngayon sa Epic at Legend dahil doon na sila ngayon nagagrind. Kaya sa mga Epic at Legend dyan, malaki ang tsansa na makalaban nyo ang top 1 squad ngayon sa inyong tier. Pero bakit nga ba sila lumipat sa Legend ngayon? Ito ay dahil sa Grandmaster na rank ay tanging 1 point lamang ang dagdag sa hero power sa tuwing sila ay nananalo. Ngunit sa Legend ngayon ay nakakuha sila ng plus 5 sa kada panalo nila. Pero kapag ikaw ay natalo naman ay mababawasan ka ng 21 sa iyong hero power. Hang lupit, 'di ba? Pag nanalo, plus 5. Pag natalo, minus 21. Ang sarap nun, munton. Parang sa points mo, kapag ikaw ay solo player, kapag ikaw ay nanalo ay magkakaroon ka lamang ng plus 6 sa points. Pero kapag natalo ka, abay minus 12 ang mawawala sa points mo. Ano na, munton? Galaw-galaw. Pero kung sa bagay, gumagalaw nga naman itong si Munton dahil sunod-sunod ang mga naglalabas ang skins na ang gaganda na talagang mapapanganga ka kung ikaw ay walang pangbili. Parang ang unfair, no? Yung binaba nila ang IMLS na tanging paraan mo para maramdaman yung pakiramdam na may skin ka katulad ng iba, pero ito ang mas prioridad ni Munton na ibad ngayon. Kasunod nito ay hindi na natin masisisi ang iba kung gawin nila ang magpa-rank down at gayahin ang gawaing ito para lamang makapwesto sa top PH. Pero lilinawin ko mga kabatang na hindi pa rin tama ang ganitong klase ng paraan, ha? Dahil nakakaawa yung mga taong nag-uumpisa pa lang o yung mga taong na-stuck sa mababang tier dahil hindi ganon kalakasan. Pero ano nga ba ang nakukuha mo kapag ikaw ay nasa top PH sa ilang mga heroes? Para sa kanila, ito di umuno ay para makilala ka ng tao dahil ikaw ang nakapwesto sa gusto ng karamihan na marating at nakakadagdag di umuno ito sa kanilang tiwala sa sarili dahil ito ay kanila rin pinaghihirapan. Kaya malinaw sa inyo na kahit isang battle points ay walang ibibigay si Munton kahit ikaw pa ang top PH. At maidagdag pa natin na ngayon ay dumarami na naman ang lumalabas na mga application na ginagamit ng ilang mangdaraya ng larong Mobile Legends dahil may panibagong hack na naman kung saan sa kalagitnaan ng laro ay kusang mag-exit ang iyong ML at magre-restart ng kusa. Marami nag-aakala noong una na baka sa kanilang cellphone ang problema kaya nangyayari ito. Pero nagulat ang karamihan dahil sunod-sunod ang nagrereklamo na naranasan nila ang ganitong pangyayari. Kasunod ay ang hindi mapigilang paglaganap ng map hack sa larong Mobile Legends kung saan kapag nagtuloy-tuloy ang ganitong klase ng pandaraya ay malaki ang magiging epekto nito sa paglabas ng larong League of Legends, Wild Rift. At dagdag pa natin yung matchmaking ni Munton pagkatapos ng kanyang update ay mas lalong lumala dahil sinubukan kong maglaro ng solo. Kung saan ako ay kasalukuyang nasa Mythical Glory pero nung nag-match up ako ay nagkaroon ako ng kakamping legend. Pero alam mo ba yung mas naging malala nito? Yung tipong nag-show ka na sa kanya ng posibleng maging hero mo na may mataas na win rate pero wala siyang pakialam at mas ipipilit na siya na di umano ang bahalang mag-mid lane. Kaya ang nangyari ay mapapa-adjust ka na lang talaga kaya ang ending ay na-feed ang mid namin at nabawasan lang naman ako ng 12 points. Napakasaklap, di ba? Kaya saludo ako sa mga solo player na nakakapag-rank up pa rin kahit simula umpisa ay mag-isa lamang silang nag-grind. Kayo ang tunay na mga lodi. At ang panghuli sa napansin kong update ni Munton ay ang real-time chat behavior na kanyang bagong update. Pero may kakampi akong simula pa lang ng game ay nang trash talk na lang na nang trash talk sa isa kong kakampi. At iniisip ko nga ang bagong update ni Munton. Pero wala namang nangyari kahit ano sa kanyang account
kahit pabuong laro ay naging toxic siya. Sana naman ay mas bigyan ni Munto ng pansin ang mga ganitong klase ng problema, hindi yung mas focus ang mga nagmamahalang skin na sunod-sunod ang paglabas. Ikaw din, Munton, alam mo bang ang iba ay gigil na sa paglabas ng LOL Mobile? Kung magpapatuloy ka ng ganyan, baka marami lalo ang tamarin at magbasyang mag-LOL na lang. Paalala lang yan, ha? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating video, mga kabatang. Hanggang sa muli. Ito nga pala ulit ang inyong batanggen yung gamer na si Inspi na nagsasabing ituring mo kung tagabukas ng iyong isipan, hindi tagasira ng iyong pinaghirapan. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-ingat. Mahal na mahal po kayo. Big time. Mwah!